Good morning! Grumpy ka na naman agad ko na ni Naki aga-aga. Ha? Wow. Hello, good morning, doggies. Good morning, guys. Ay, umaga ako nag-stay kasi mag-edit ako. And ang dami na kasi kaso. Hindi ako nakapagsagot kahapon ng inquiries. Kasi nakinuha namin si Pompom, di ba? Tapos pinabless namin. And then, nalobat din ako. Wala akong charger, ganun-ganun. So, ayun, dami na sasagutin na yun. Tapos magpapashoot mamaya. Hi! Kaya maaga akong gumising. Conanin! Grumpy Conan! Ano na pala, kala ko bagong ligo si Conan. Sabi ko puti-puti. Ano na pala kasi yung fur niya, guys. Diba dati ano yan? Wala yung fur. Anak! Paki ano nga yan, anak? Paki hinaan. Dami-dami yung fur, diba? Oh, wala siyang fur dati. Coconut din yan. Ngayon, kompleto na ulit, oh. Tinubuan na. So, yun lang. And then, daming tira sa handa ni, ano, ni Lucas. Hindi na kasi ako nakadaan dito kahapon. Kagabi. Kasi pagod na ako. Although, may dala doon si Chris ano, sa stock room. Di rin namin nakain at pagoda na nga lola niya. Kasi 3 months celeb kahapon ni... Ay! Ko talaga. Lucadio. Ayun. No. Baba, Miggy. Miggy, baba. No! Babaon daw si Chris ng chicken. Dami pa chicken, ah. And then. Baba! Hi, Gray. Hi. Sino ka nga? Grutinting kong mahal. Oh, ano yun? Nubuksan ko lang tong plastic, eh. Good morning, guys. Good morning ulit, eh. Ang haba na naman ng vlog ko. Nasa 39 minutes na naman, o, diba? Pero I'm sure gustong-gusto nyo yan. Mga, yan ang mga tipo nyo, guys, eh. Yung mahaba-haba, diba? Ako din naman, eh, gusto ko sa mga vlog is yung, ano, parang telenovela na kahaba. Talo pa yung, ano, talo pa yung 30 minutes na teleserye sa, ano, yun, sa TV. So, wala pang commercial to, kaya tuloy-tuloy, diba? So, ayun. Walang masabi, no? Ayun, guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa mga congratulations nyo, sa mga pagko-congratulate nyo sa akin kahapon. Kasi, alam nyo yun, syempre, I posted yung pic ni, ano, ni Tonton sa Facebook, sa Instagram. Ayun, syempre, I'm just proud na, ano, na nakuha na namin yung dream car ng para sa RMK, para sa negosyo namin, para mas marami na kaming puntahan na bazaar na pwede na mag-deliver sa mga reseller na nasa out of town, di ba? Sabay, diretso, pahinga. Hindi, joke lang. Di ba kasi, nakakaawa din naman kasi yung mga, ano, yung mga reseller na tawag dito. Yung mga gusto mag-reseller, tapos syempre, may ano kasi kami, may minimum kami, guys, sa ano, sa para maging reseller. Ayun. Tapos syempre, medyo mataas yung shipping fee sa LBC, and since ayun naman, meron na ngang pwedeng magamit, magiging ano na lang, magiging one day delivery just in case na gusto nila, pero with handling fee pa rin, diba, guys? Kasi naman yung gasolina and then yung toll fee, yung mga ganun. Pero open kami na sa ganung ano, sa ganung usapan na kami na mismo magde-deliver sa kanila, basta yung sabay-sabay ba, hindi yung pa isa-isa na ganito sa norte, ganito sa Pampanga. Kumbaga, iisay natin, schedule natin yung mga deliveries na yan. So, ayun. And thank you nga kasi ang saya lang kahapon, guys. Grabe, can't contain my happiness. Sabi ko nga sa post ko, iba pala talaga yung feeling na nakikita mo na yung ano, yung bunga ng pagsisikap mo, pinagpaguran mo, mga sleepless nights mo, yung hindi ka na nakakakain on time because yung kakasagot mo ng mga inquiries, ng ano, yung mga ganun. Ang sarap sa pakiramdam, guys. Ayun, wala talagang kasing saya, kasing sarap na ayun na, nahipo mo na, nakita mo na, nasakyan mo na, na sa'yo na yung sasakyan na sinasakyan mo ngayon. Ayun, sarap. Pero, ayun nga na kay Dalton si Tonton ngayon kasi kailangan pa palagyan siya ng, ano, ng bedliner. Ayun, kasi very, ano pa siya, very bare pa siya na
na unit. Ayun. Paisa-isa, sabi ko, ano, paisa-isa, malagyan ng, ano, ng accessories. Hindi dapat biglain kasi hindi naman nga yung pang forma lang. Binili ko yun para, or kinuha ko yun para pang, ano, para pang, pang negosyo, para sa negosyo, hindi ka mahirapan. And then, sa mga nagtatanong if how much yun, guys, ayun, na nahabol namin yung price na bago mag-increase kasi as of today, February 1, is tumaas na ng 40 to 50k yung unit ng Hilux, ng Fortuner, and yung Innova ata, tatlong sasakyan ng Toyota ang tumaas ngayon. So, nahabol namin, wala na kami babayarang extra. And then, ayun, kung gusto nyo nga, napakita ko kahapon si Miss Anna. Hi Miss Anna, thank you so much sa tulong mo sa pag-asikaso sa amin, sa mabilis na process para makuha agad si Toton. Actually, kung ano, kung pumayag agad kami sa silver or sa isang color, is siguro mga 3 days lang after nung pumunta kami kay Miss Anna is na-release na yung kaso. Ayun nga, nagantay kami ng black. Pero okay din naman si Tonton, di ba? Gwapo-gwapo nga ni Tonton eh. Silver. So, ayun. Thank you, Miss Anna, ulit. And sa inyo, guys, kung may bala kayong ano, bumili ng sasakyan, ayun. Andiyan si Miss Anna, na sa akin yung contact number niya. Sobrang, ano, sobrang bait na agent. Dahil nakasikasuhin talaga kayo. And then, surprise. Yeah, surprise, guys. Medyo pricey kasi, syempre, ano yun, malaking sasakyan siya. And the discount na naman kami ni Miss Anna, and then sabihin ko na kasi, 'di ba? Gusto niyo naman din malaman kung magkano yung ano yung dinaw namin. So nag-down kami ng 20% kasi tapos less yung ano yung discount. So nasa 176k yung dinaw namin. Tapos dapat magda-down ako ng 200 to 300 kasi sabi ni Miss Anna is magagamit mo pa yan sa mga accessories kasi yun na yung na-aprubahan ng bangko kasi na tawag dito na down payment. So yun na lang yung ano yung pinabayaran ni Miss Anna yung ano yung 176k, and then yung natira sa para sa ano dapat i-down namin is ipapasok na lang ulit namin sa ano sa bangko para hina yung hindi na magalaw, and then may ano na siguro first 4 months is bayad na agad yung ano yung Hilux, di ba? So ayun lang, ganun lang guys, and then monthly namin is nasa 26k. So yun. Medyo mabigat siya kaya gusto pa na kailangan pa ng mas ano guys, magpursige, magtipid, and then magsipag lalo sa ano sa pagtatrabaho. So yun. Sayo guys. Ilang, may nagtanong lang kasi kung how much nga ganun. So, just in case may mga gustong bumili guys, again, nasa akin yung number ni Miss Anna. Okay? Isa pa pala guys, sa madalas na itanong is kung paano ako mag-budget ng ano ng pera. So, mahirap mag-budget guys, yun ang pinakamahirap gawin talaga. Diba? So, ayun ang ginagawa ko para hindi ako mahirapan is nag-open ako ng several bank accounts kasi may bank accounts na doon pumapasok yung mga payments sa orders online, tapos may separate account ako na doon ko naman pinapasok yung monthly para monthly income ng RMK shop. So yun yung hindi naman siya naka time deposit, pero I'll make sure na hindi siya na withdraw. Yun. Kasi kapag sa ATM is, diba, tendency natin is withdraw. Pero, syempre, doon pumapasok sa isang account yung mga bayad. So, syempre, doon may withdraw. Kasi, paikutin mo yung pera eh, diba? So, ayun. Kasi nandiyan naman si Diane, may accounting guys. So, ito yung mga expenses, ganyan. So, ito yung kinita. So, split sa 50-50. Ito na yung ano nila. Ito na yung paghahatian din nila. And then, yung 50%, ito na yung ibabangko ko. And then, sa ano naman, sa remaining pa na yung mga, sa shop pa lang yung guys. And then, sa online, yun, kung magkano din yung inabot na tawag dito, yung mga na-collecta na payments. And then, split ko din yun sa 2. Tapos, yung half is bangko ko ulit.
Tapos yung remaining is yun na yung budget ko para sa bahay, dito sa mga bills, sa sahod ng mga kasama namin dito sa bahay, tapos sa dogs, sa bills. Yun na, ganun lang naman guys. Kailangan talaga is hindi all out yung pera. Kailangan talaga lagi ka nang may naka-separate kasi yung paiikutin mo ba na pera is kailangan buo yun, buo. So yung kita is naka-separate na talaga yun. Yun ang hindi ko talaga ginagalaw kasi for future na namin yan. So ganun lang po. So kailangan talaga very tight tayo sa pera and maging masinop tayo. Hindi pwede yung tawag dito porket may nakakahawakan ka ng pera is all out ka na. Although parang ganun yata nakikita niyo sa akin, pero guys, ayun, masinop po ako sa sa pera. Kailangan ko magsinop kasi may mga future pangarap pa ako na alam niya yan. So future pangarap. Mga pangarap ako na mabili nga again, 'di ba? Or may mga binabayaran ako ngayon. So I make sure na hindi ako magkaka-problema. Ayun na, wag naman sana, or I am ready just in case, 'di ba? Kasi mahirap yung dumating yung panahon na bigla kang, you know, kasi hindi naman lifetime to, guys. So kailangan talaga magtipid at mag-ipon. 'Yun, mag-ipon. Anong problema? Ay, buti, kuy. Ay, bakit naman yun? Ay, saan naman yun? Ay, grabe naman. Yaka lamang, saan tayo dinagkita? Para kahapon lang ako din nakapunta rito. Ha? Kahapon lang tayo hindi nang kita. Grabe naman yun. Kikil. Buti. Punta natin si buti. Dali, aray ko. Oy, sinasabi ko sa iyo eh. Chinelas ko yung bubong-buging kita. Ang buti-buti. Nisa-tumi. Tingnan niyo kung gano'n ka-excited niyo. Tingnan niyo kung gano'n ka-excited niyo. Ang taba mo. Oh my God. Anong ginagawa sa inyo ni Jackie? Miss Thailand! Ang taba niyo. Uy! Hoy, si Groot. Ayan na si Groot. Ito si Mini Groot. Grabe. Mukha mo papa mo. Oh. Ouch! Huwag mo kong tambahan, bibit. Baka malaglag tayo dito, ma-deads tayo. Sige. Kamukha ni Groot. Ano, kamusta ang Thailand? Well, ligwak ang Thailand. O, tama na. Tara. Punta natin sila, Lucia. Grabe. Dali. Angat natin nila itong ano ko yun. Chinelas ko eh. Tabi! Dali. Kumain ka na, girl. Oh no! Hindi yan ano laruan. Let's go. Aray ko. Dubi ko na pala oh. Ouch. Aray ko. Hindi mo mababa eh. Ha? Hindi mo mababa. Oh, shalom. Sige, ayan na po. Kadami po nila. No! Gustong-gusto mo yan. Ikaw talaga, angat nga pero ka. Good morning, princess. Ano yan? Oh, may lagnat siya, guys. Oh, buwa mo, noy. Tinurukan ka, ha? Pumataas lagnat? Kanina, tindali. Pero di naman nag-aburido. Kamusta, baby girl nito mo? Namiss kita ya ba ako? Hindi tayo nakita kahapon. No? Namiss ko yan. Oh. Ano yan? Ay, nasa na umo? Ha? How are you, baby girl? Jesus naman na. Walang ano? Hindi masakit? Saan siya tinurukan? Dito. Hindi masakit, baby? Hindi, no? Yakang-yaka yan ni Ching-Ching, girlie. Yakang-yaka yan ang baby girl namin. Ayaw ng pagalaw eh. Ah, masakit pa ata, ano? Masama po kaya lang nila. Oh, akin ka muna? Kita mo'y ka muna? Huwag na muna sama sana? Ha? The store? Ano? Ang
na-miss ko talaga yun. Ang smile na yun. Na-miss ko yun. Oh, ang bibig na yun. Na-miss ko yun eh. Okay guys, kakarating ko lang galing akong store. Nag-audit ako nung sales ngayong buwan. Tapos, sahod ng mga kapatid ko. Natutuwa ako kasi ang saya-saya nila guys. Ano na kagad ako? Emotional na naman agad ako kasi hindi ko alam guys. Parang siguro mapaplastika na yung iba sa akin kasi ano ba tong babae ito parang namamplastik na ba to? Hindi guys, sa totoo lang talaga is sobrang saya ko na nakikita ko silang masaya. Ayun na, tutulungan ko sila. Emotional na naman ako. Ayun lang, ayaw ko umiyak eh kasi ang saya-saya namin kanina sa store. Nag-check ako ng nag-audit ako ng sales and then yung ayun nga sahod nila kasi nabanggit ko sa last vlog is ini-split namin yung 50-50, 50% is sa shop, yun ang i-deposit ko. Yun ang paiikutin ko tapos yung 50% naman is yun ang paghahatian nila. So parang nagulat ako kasi sabi ko, oh my god, ganito yung na-reach yung ganito yung na-reach yung sale sa ano pa lang yung guys sa hindi sa pagmamayabang ah. Gusto ko lang din na matawag dito, ma-inspire din kayo guys. Ayun. Sabi, kaya nagulat ako na, oh my god, ganito yung na-reach yung sale. So, kumbaga, ang laking tulong nito sa kanila guys. Ang laking tulong nito sa amin kaya sobrang saya ko, hindi lang para sa shop, kundi para sa aming lahat guys. Talaga totoo. Walang pamamplastic guys. Masarap yung feeling na nakakatulong ka kaysa yung nagigain ka. Alam mo yun? Sabi nga, it's better to give than to receive, diba? Ayun, ganun ako. Parang, ang saya-saya na kapag nakikita ko sila masaya, na, tawag dito na walang problema. Yung gano'n, mga ngiti lang nila na satisfied sila. Gayun, masaya na ako. Yun lang, nagpapasaya sa akin talaga guys. Hindi ako tawag dito? Hindi ko na may paliwalag. Sobrang saya ko guys. Pasensya na. Pero ayun nga, I'm so happy. Tapos, eto na, ina-upload ko na yung vlog namin kahapon. Then, nagsasagot lang ako ng mga tawag dito? Mga gusto pang maging distributor. So, ayun, kailangan ko magsipag ulit, guys. Alam niyo na, para sa kinabukasan namin. Pasensya na kayo, ha. Sobrang emo ko ngayon. Nakakainis na ngayon pagiging emo. Kasi, hindi ko mapigilan. Nakakaya na yung bigla na lang namumuo yung luha mo. Natutulo na. Kaloka. Pero yun, sa mga kapatid ko, alam ko nanonood dyan. Nanonood dyan ang vlog. Congrats, Team RMK! Ang galing-galing nyo. Sobra, 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 sobra. Love ko kayo, mga kapatid ko. Ay, naka, iyak na naman ako. Kaya, umalis na ako doon kasi ayoko mag-emotional sana. Lalo't na doon si Mama, nahihiya ako kay Mama. Iyakin din kasi yun si Mama. So, yun, congratulations, Team RMK! Next month ulit! Yay! Congrats! Good job!